subscribe to our channel. Thank you. Hello guys, welcome to our channel. And today, may magluluto. Kung anong lulutuin? Baboy. Kumakain naman dito eh. Meron namang mga available talaga. Pero, hindi karamihan. Lahat, mostly kasi vegetarian talaga dito. Kaya dito naman ay may nagluluto ng pork curry. Yeah. Spices are ready. These are the mixed spices already. See, para siyang mountain. Para siyang bundok. Makulay na bundok. Dry spices. And naka-ready na yung our cat. Oh, yan yung ano, yan yung ambag ko dito. Sibuyas, tagahiwa lang talaga. Sibuyas, kamatis, at sili. And ito na yung, yan yung master ko. Tagadikdik ng bawang at luya. At dyan naman ay nakasalang na yung pork. So, tingnan natin. So, ayan na yung pork natin. Fresh na fresh. And dito talaga niluluto sa kahoy. And that's our cook. So guys, in cooking pork curry, pina-fry muna siya around 30 minutes. Para luto talaga siya. Or, and maglalas din yung fats. Water from the meat. Ah, okay. Dry na. Kailangan daw i-dry fry according to the cook. So, the pork was marinated with salt and pepper only. And now frying for around 30 minutes or until it will be half cooked. We took out already the pork. And ayan. Dagdag mantika daw. Mas gusto kasi nila dito yung maraming mantika habang nagluluto ng curry. Tingnan natin anong unang ilalagay. Ayan, baliktad kami. You used to put onions. First, with me, yung style ko naman ay yung bawang ang una-una. So, this is his style. The dry spices. Ito yung gusto ko tingnan. Dry spices. So, yan. Meron tayong star anise. Dried spices. Pinagpawisan na yung tagaluto natin. Ako ay mamaya busog-lusog. Ito yung first time nagluto kami ng pork curry dito sa India. Usually, ako yung nagluto ng adobo or inihaw. Pero doon kami sa Israel, tagang nagluluto yan. Siya yung tagaluto ng pork curry. And masarap. And pinagpawisan na yung cook natin. And nangangamoy ulam na. Gutom na ako. May timba dito. Ganito karami yung spices dito. Ayan o. Biruin mo sa atin, kalahating kutsarita lang. Dito, ganyan karami nilalagay. Ayun. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-isa. Nailagay na yung bawang, luya, ayan, kamatis, at sili. Sobrang ahan ng sili. Tumama sa mata ko kanina. Kaya medyo ano yung mata ko ngayon. Nagluluha-luha. Is
clove. Hindi ko to nasama nung mga Indian spices. But this adds flavor on meat, especially on meat talaga. Mabango siya. And the special thing with this is a medicine for toothache. You can take one piece of it and put on your swollen teeth or yung sumasakit na ngipin. Ayan. May mga available din naman na clove oil. Pero dito, makikita mo ito sa suking tindahan. Who is familiar with clove? This is our pre-cooked pork. Fried for 30 minutes. Tama lang na. Lumabas na yung mantika niya. Ayan. It's eatable actually. Now, spices are added. Huh? Ayan na. Mukha na siyang masarap. Mukha siyang adobo. Na walang soy sauce. Bigla ako natakam. Makapagsayang niya nga. Malapit nang maluto. Hindi lang pork curry ang alam lutuin yan. Marunong din yan magluto ng pork adobo. Hey Neil, you know how to cook pork adobo? Better than me? Mas masarap talaga yung adobo niya. Hindi ko alam kung bakit. Minsan ko lang yan siya tinuruan kung paano mag-adobo. Pero yung ano, yung parang bistik Tagalog style. Tapos, sumunod siya na yung nagluto. Aba, mas masarap yung adobo niya kaysa sa akin. Saan yung hostesya doon? Tapos, nung nasa Canada siya, he met one friend, a Filipino. His name? Huh? What's his name? Your friend, Filipino friend in Canada? Steve. So, he meet from Bulacan, right? Taga Bulacan yon. Tapos, na-meet niya doon, katrabaho niya. Nilutuan niya ng pork adobo. Tapos, sabi din nung Pinoy, mas masarap nga yung, ano, yung version niya ng pork adobo. Pero, hindi ko talaga alam kung anong naging diferensya. Kasi, parang tumanda akong kakaluto ng adobo. Tapos, siya, saglit lang, mas na-appreciate yung adobo niya kaysa adobo ko. Wala talaga hustisya dito. Mukhang pangkain lang talaga ako. So, almost same style with the pork adobo nil. Just, there is no soy sauce on it. More extra spicy. And this, the Indian flavor, the spices. Yun talagang ano eh. Taste of India, spices, the mix of spices, the aroma. Kung nandito kayo, siguradong gutom na kayo. Yung niluto namin guys, yung pork, ano yun eh, pata. Pata is leg part, yung panghulihan. Regalo. Kasi malayo kami sa city, hindi talaga kami nakakabili dito sa Nadiag. And hinatiran kami, and pata siya. And yung more meat, ayan, pork curry. Tapos nakapag-ihaw na din kami. And meron pa akong isang pata doon. Crispy pata na ito. And guys, here our pork curry. Ayan. Sa atin kasi merong menudo, apitada, kaldereta. Dito, ang tawag sa lahat, curry. Ayan. Mukha siyang yummy. Tingin ko dun sa taba-taba, parang balbakuwa. And, hindi mawawala ang
rice. Ayan, may only rice tayo, guys. So, kainan na. So, this is the judgment of our pork curry. Hindi pala our. Yung asawa ko pala nagluto. So, first, we have to ask the cook. Siyempre, sasabihin niya masarap kasi siya nagluto. And then, Pari is there. Pari? Pari kay? Then, yan, ma, si ma, kumakain din ng baboy. Ma, saras siya? Ha? And the judgment from the cook. He's the one who cooks, so he will say this, yes. But he likes pork. I teach him how to eat pork from Israel. And we have rice and pork. So parang Pinas lang. Philippine style. Rice and pork. No chapati. Huma? Ma is using small dish. And my father-in-law. He likes pork. He's eating. He's moving here and there all over India, not only Gujarat. So he tasted all kinds of meat already. Ako na ba nakakain? Ay, kumain ako kanina. Tinikman ko lang naman eh. Dalawang kiwa lang. Kakain ako ulit. Siyempre ako yung nauunang kumain. Tapos ngayon, join ako ulit sa kanila. 30 minutes ago na yun eh. Yung pork, guys. Sobrang anghang. Yung bibig ko rin. Yung blast. Yung spices. Kaya ako nagpahingang kumain. Yung parang nag-open na yung nose ko. Yung nose. Kasi maanghang talaga. It's not spicy. Why I feel spicy? So, hindi nila ramdaman yung anghang. Bakit kaya ako? Okay. Let's have a bite. At tapos na yung kainan ng pork curry. Tagang sobrang anghang nun. Hindi ko kinaya. At dahil tapos na nga, andito uli kami sa farm. Namitas ng ampalaya. Ito yung ampalaya din na tumutubo dun sa bakura namin. Maliliit siya. Sarap to ampalaya con carne. Hindi siya mapait. Medyo malalaki to siya. Meron talagang maliliit. Tapos meron ganito. Tapos meron pang mas malaki ng konti din dito. Ayan, kinuha na ng anak ko. Ito yung mga ampalaya na tumutubo lang tuwing tag-ulan. And I think I have to end the vlog. That was our first cooking with my hubby na talagang pumayag siya na i-upload ko. Actually, pumayag naman siyang i-live yun. Yun nga lang, sabi ko parang mas magandang i-vlog na lang kasi sobrang init din. Pinagpawisa na siya. Medyo malinsangan yung araw na to. And I just want to thanks everyone to those who support my first live stream in farm. Naging successful dahil sa inyo. At maraming salamat. At hindi ko na po isa-isahin kung sino man yon. Basta salamat sa lahat ng sumuporta. And yung mga nag-replay, may mga nag-replay din. Maraming salamat po. And sana tuloy-tuloy. And nandito, mamimitas pa ako ng ampalaya. And yun nga. And medyo may problema yung comment section ko. Bumabalik yung mga comments dati na akala ko nireplyan ko or nireplyan ko naman pero parang bumabalik na hindi ko siya nabasa or hindi ko siya responded. So, pasensya na po. Hindi ko alam kung anong nangyayari dun sa comment section ko. This month lang naman nangyari na may mga ganun. Yung nawawala yung mga reply ko. And sana maintindihan na nag-reply naman po talaga ako pero hindi ko alam kung bakit nawawala yung mga reply ko kahit yung mga heart
na yung mga pinagha-heart ko na comment, nawawala po talaga. Yeah, pasensya na po, hindi ko talaga alam kung paano gawin yun. And that's the end of our vlog. Sana nag-enjoy kayo with our pork curry. And ito, mamimitas uli ako ng ampalaya ulam ko bukas. Bye! Till next time!